sa inyong lahat. So, magpapalit tayo ngayon ng cover ng rip na to na ginawang paint. So, gagamit ako ng wallpaper. Self-adhesive wallpaper. So, tingnan nyo naman yun, no? Diba? Daming guhit-guhit. Daming drawing. Ewan ko ba dyan? Pag may malit na bata. So, ito yung ginagamit kong wallpaper. So, starting tayo magbaklas. Diba natin baklasin ito kasi yung mga black ink ng dental pin makikita sa bagong wallpaper. So, tatalo siya. So, kailangan natin tanggalin ito. Kung wala namang sulat-sulat yung mga press nyo, walang dumi. Pwede nyo naman i-delta agad. Ayan siya, dikit-dikit. Nadikit siya, pero okay lang, hindi naman siya nag-stain sa red. Hindi siya nag-iiba ng yung ano niya, yung adhesive, hindi siya nag-iiba. Maganda rin itong wallpaper kasi hindi siya messy pag tinanggal mo. So, pag tanggal mo, dikit mo lang doon sa ibang pinagtanggal mo. So, kaya hindi magkakalat sa sahig. Ayan, konti na lang. Medyo madikit kasi. Kaya medyo natatagalan ako ng work class. Masyadong madikit. Ayan, natapos din tayo magbaklas ng old. So, next is magkakat na tayo ng wallpaper. Gagawin natin, kakat lang natin ito. Pero before that, kailangan natin sikatin yung size ng wallpaper na dikit. Ang ginamit ko dito is 60x45. Ang hindi na ako. Hindi na ako lang maraming sa ilapag niya kasi sakto lang siya. Mas hindi tayo sobra. Pwede mo lang gagamitin mo is yung 45cm. Hindi ko siya. Is agad sa gitna ay sa laser. Ano nga yung length na ang problema dyan kasi mahaba yun. Pin makers na haba rin. Pwede mo pang gamitin sa iba na pieces. Ayan, yun lang siya. Ilatap niyo. Ang dahan-dahan niyo. Kasi, pag dinikit ko siya, medyo, nang-emot ko ang ating lotus. Kaya kung ginamit ko ngayon, medyo makapal siya. Kasi dun sa regular na 45 cm. Pag dinikit siya, okay lang siya. Hanggang ganun uli, hindi siya nababana. Ayan pa ganyan yung oras nyo na may design. May press na lang na mikrofon at kaya yung cutter. Mas maganda yung cutter. Maganda yung daan yung cut.
Itong area na to, medyo tricky siya. Kaya medyo nahirapan ako. Wala akong cutter. Gamit ko ang kitchen. Mas maganda cutter yan. Hindi na ito. Kaya maganda yung daan na pag-inukat. Hindi ko kasi yan. Tanit. Medyo mapurol pa. So, ayan, tapos na ako sa front side. So, next is yung other side na. Gumamit pala kayo ng basahan para ma-press yung wallpaper para maganda yung kanyang lapat. Pag meron kong yung mga bubbles, yung kanindihan ng irasan. Tapos pag na baklasin mo rin yung wallpaper, kumuha kayo ng tawag nito, karayon, tapos kusutin mo lang siya. Tapos, atus nyo na lang kundi para lumabas ang hangin, ay makawalan siya. Maganda na ulit yung kanyang lapat. Kaya na lang natin dito yung gilid kasi malapit siya. Meron pa yung sobra.
nako. Ito na yung finished product. Diba ang ganda niya? Ayan.